kanina po ng Panginoon Jesus ang dahilan kung bakit po kami nandito. Mabuting balita ng Panginoon Jesus ang nagdulak sa amin upang ipahayag ang biyaya ng Diyos na kung saan kahit ang tao ay nagsasala, ay nagtao ang pangkalanan, ay nagkaroon ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Ang nagkaloob ng Diyos ang kanyang anak, ang Panginoon Jesus Kristo, para sa isang katauhan. Para ikaw at ako ay magkaling ng kaligtasan, para ikaw at ako ay magkaling ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ang mabuti balita ng Panginoon Jesus Kristo, ang dahilan kung bakit po kami nandito. At ang mabuti balita ng Diyos ay ang pagkamatay ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Bakit lang ang mabuti balita ang pagkamatay ni Kristo sa mga kaibigan ang kanyang pagkamatay ay ang kabayaran para sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Kapag si Kristo dahil sa kasalanan ng tao, dahil ikaw at ako ay hinihimutan ng pagkakasala. Hinihimutan po natin ang sumuhay sa nais ng Diyos. Hinihimutan po natin ang sumuhay tuon sa utos ng Diyos. At tayo po mga kaibigan, natin bibigyan ang lahat, hindi po iisang, hindi dalawang, tatlo, sa Diyos, ang natin bibigyan ang lahat ay nagkasala. At hindi nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sabihin, ikaw, ako, tayo po sa natin bibigyan ay nagkasala at hindi nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At meron pong sa kabayaran ng bagay po kayo, meron pong tinatawag ang Biblia na kapahamakan, at ang lugar po na yun ay magkilala sa tawag na Indiyano. At ang lugar po na yun ay maganda. Ang Biblia po ay meron sa bayaman na napunta po doon. At sabi ng Biblia, in hand, ang lugar po ng Indiyano ay totoo. Ang lugar po ng Indiyano ay kung saan napakabangit po, napakainit po doon. At ang dahilan kung bakit kami nandito ay ayaw po namin ang bawat isa sa inyo na mapapunta po doon. Kaya po kami nandito para pangaral si Kristo ito. Sabagat isa lang po yung kaya makapagligtas sa tao para hindi po siya mapapunta ng impyerno. Pagkos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang impyerno po kaibigan ay katotohan ng langit. Kung ang Diyos ay nangangako ng langit ay kaibigan na nangako siya ng impyerno. Meron pong langit at meron pong impyerno sa salita ng Diyos. At ang hawak ko po sa aming mga kabayo, walang iba po siyang balita ng Diyos. At isang araw tayo nagbibigay tulad, inabahan sa aming karigay mula sa balita ng Diyos. Kaya kaibigan, gabi na dito, para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Para ipahayag na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sa ilimig, pero sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Ang Panginoong Isok Kristo ang nagbayad sa kasalanan po natin. Ang inawayan ng cross para sa atin, sa po'y nabayubag sa cross, sa po'y napako, sa po'y nagdusa, inilis na kanyang banal na dugo para ikaw at ako ay magdami ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ito yung nais ng Panginoong Isus. Kung bakit siya po ay pumunta dito sa sanlibutan para ikaw at ako ay iligta, para ikaw at ako ay magkamit ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kung iniigit mo ikaw ay mabuting tao, ang sabi ng Biblia, pumunta sa sanlibutan para iligtas ang mga makasalanan. Kung pinasabi mo na ikaw ay isang mabuting tao, ibig sabihin na matay ni Kristo para sa iyo, sabagat sinabi ng Biblia, si Kristo ay pumunta sa sanlibutan para sa mga makasalanan. He came into the world to save sinners, ang sabi ng Biblia. Kaya ikaw ay hindi mo kikilalanin ang iyong sarili na nagkasala laban sa Diyos. Hindi mo kikilalanin ang iyong sarili na makasalanan ay hindi mo makakamtan ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pero kung kikilalanin mo ang iyong sarili, kikilalanin mo na ikaw ay makasalanan sinamahan, na ikaw ay nagkasala hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kaya hindi ang regalo ng Diyos, si Kristo ay namatay para sa iyo. Si Kristo ay namatay para sa iyo. Merong nagpapakal sa iyo, merong nagdalingan sa iyo, merong umabot sa tao, at walang iba po yun kundi ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ang namatay para sa kasalanan po natin. Siya'y hinaling, pero sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Ang pag-ibig ng Diyos ay kung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung ba, yan po yung pag-ibig ng Diyos, na kahit ikaw ay makasalanan pa, na kahit ikaw ay walang pagtulong sa Diyos, na kahit ikaw ay walang pang, hindi mo iniisip ng Diyos, pero minahal na niya, bukod pa siya dito sa sanlibutan, napakaganda po doon sa langit, pero iniwan niya yun para sa iyo. Iniwan niya ang ganda ng langit para maging tao,
At dito po, dinanas na yung hirap. Napako po siya, inurahan po siya, pero ang pinaka ginawa niya po doon sa cross ay bayaran ang kasalanan na meron po tayo. Bayaran yung kasalanan na meron ng tao. Kaya salamat sa Panginoong Yesus sa kanyang pagpiliin na ang problema po ng tao, kaibigan, ay ang kasalanan. Pumunta sa sustansya po tayo para maging kasalanan para sa atin, para bayaran yung kasalanan ng sangkatauhan, para ikaw at ako ay magkakamit ng kapatawaran ng mga kasalanan. Yun po ang aming kapangaral. Ang kapatawaran ng mga kasalanan kay Kristo Jesus. Ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Huwag mong isipin na ikaw ay nagsisipa, na ikaw ay napatawad na ng Diyos. Dahil sa Biblia, wala kang mabasa na kailangan mong magsisipa para mapatawad ng Diyos. Pero may nakatulad na in whom we have redemption, meron tayong natubusan, anong sabi ng Biblia? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. In whom we have redemption, through His blood, even the forgiveness of sin. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay nasa dugo ng Kristo. Nasa dugo ng Kristo ang kasalanan para ikaw at ako ay mapapatawad sa mga kasalanan po natin. At hindi po mabuting balita ng Diyos kasi Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po'y pinilin, pero sa ikatlong araw na buhay na bago muli. At dahil ang pangalunan, si Kristo po ang tunay ng Diyos. Kristo po ang buhay ng Diyos. Na ayaw niya sa salamat para ikaw at ako ay magkakamit ng kapatawaran ng mga kasalanan, para ikaw at ako ay magkakamit ng kaligtasan. Ang Panginoong Diyos Kristo po ang aming pinapangaral, we preach Christ crucified. We preach Christ crucified. Ang aming pinapangaral ay si Kristo na bako, si Kristo na diyosa, si Kristo na bayubay sa krus, si Kristo na matay para sa ating mga kasalanan. Siya po'y nalunin at sa ikatlong araw na buhay. May dalakang bag ka, Jess, ha? Baka po tayo ng mga pangilin, ay hindi ka sisip mo mabuti. Kung nagiliyak mo, ikaw ay babawian ng buhay, kung alam mo kung saan ka mapupunta, kung alam mo kung saan mapupunta yung kaluluwa. Dahil meron pong dalawang lugar na ngayon, kung ikaw ay babawian ng buhay, ay kapupuntaan ng tao. Una, ay ang alam natin, langit. Pero ang pangit po doon, pangalawa, ay ang impyerno. Totoo po ang impyerno, ito po ay nakatulad sa salita ng Diyos. At yun po ay lugar na kung saan mapahamakan, lugar na kung saan mapupunta ang mga tatangin na mabuting balita ng Panginoong Jesus. Kaya kaibigan, huwag mo nang bring yung buhay mo, sumampalataya ka kay Kristo. Huwag isang tagapagpunta sa sinimbahan nyo, hindi mabuting gawa mo, hindi pagsunod mo, ang kaligtasan ay na kay Kristo. Doon, sapagal sa iyong Savior, sa iyong tagapagpunta. Kung kaya mong maligtas na pagiging mabangon, ito ikaw yung Savior. Pero sabi ng Biblia, si Kristo ang Savior. Ibig sabihin, kung ito maligtas, kailangan mo si Kristo ito. Sa ang nagbayad sa kasalanan natin, sa ang nalimay, pero sa ikatlong araw, ay nabuhay na pagpuli. Sa buwang tunay ng Diyos, sa buwang buhay ng Diyos, at isang araw tayo po'y aharap sa Kanya. Kaibigan, ang lahat ba? Alam mo ba kung saan makapunta ang iyong kaluluwa ngayon kung ikaw ay mabawian ng buhay? At ang aming pinapangaral ay pwede mo matiyak ang kaligtasan. Pwede mo matiyak ang langit. Pwede mo matiyak ang buhay na walang hanggan. At ito'y matatagpuan mo kay Kristo Jesus. Na kay Kristo Jesus ang buhay na walang hanggan. Na kay Kristo Jesus ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang dugo. At kung ikaw ay nasampalataya lamang ang buhay ni Kristo. At hindi ka magtitiwala sa sarili mo, hindi ka magtitiwala sa mabuting gawa mo, hindi ka magtitiwala sa sustahan mo, kay Kristo ka magtitiwala para magtitiwala sa iyong kaluluwa. At saan ka matay ang mga kasalanan, hindi ka matay ang pastor mo para sa iyong kasalanan. Ang namatay para sa iyong kasalanan ay ang Panginoong Kristo. Kaya kailangan kong sumampalataya sa Kanya na nagbayad ng kasalanan na meron ka.
isang sandali at salin ang nabuhay na magmuli ngayong araw para tayo magkamit ng walang hanggang buhay. Magandang gabi po muli sa inyo.